Hi, hello, good afternoon. Grace Stein here. And today, I'm looking at my note and I'm going to share with you some of the notes that I wrote here a few months ago. And it's about attitude. This is for Filipino. So it's going to be Tagalog. So isa ito sa mga ingredients ng success. Yung success is happiness and meron siyang apat na ingredients. So yung ingredients na yon is yung relationship, equipping, attitude, and leadership. So isa itong attitude sa isa sa mga very important ingredients ng success. And success is happiness for me. So I don't know about you guys, pero yan yung meaning ng success para sa akin is to be happy. So lahat naman tayong mga Pilipino is gumagawa ng mga ginagawa natin ngayon. Lahat ng ginagawa natin is to be happy, alam ko. So yung success natin is maging happy. So, isa yan, sabi nila yung success is money. So, yung money cannot buy everything, di ba? But money can help us with many things. So, kapag ka meron tayong abundance, nagagawa nga naman natin lahat, di ba? Sabihin man natin na hindi importante yung money, pero kapag ka meron tayong money, makakabili tayo ng masasarap na pagkain, makakabili tayo ng mga healthy food, di ba? Sabi nga nila yung organic, gusto mo ng healthy, gusto mo ng organic, mahal yung organic. So, paano natin mabibili kapag ka wala tayong pambili? Diba? Gusto mo nating tumulong, sabi natin gusto nating tumulong, yan yung ating passion na tumulong sa kapwa. Pero paano natin maibibigay ang tulong natin kung wala tayong money? Diba? So, walang sumusobra sa atin. So, kailangan natin magkaroon ng abundance. So, yung hindi man sa super dami, at least, kumbaga, masobra, lumampas dun sa mga pangangailangan natin sa everyday. So, kung merong sumusobra, saka lang tayo makakatulong sa iba. Okay, so itong attitude, yan yung pag-uugali, no? Kasi yung attitude, sabi nga nila, ang attitude is hindi napapalitan ng isang araw lang. Attitude is nanggaling yan mula nung kabataan mo, yung surroundings mo, yung environment mo, saan ka lumaki, anong klaseng family meron ka, ano yung everyday na nakikita mo sa palibot mo is yun ka rin, di ba? Makikita natin na kung ang isang tao is galing sa mababait na family, yung taong yan is may magandang attitude, di ba? So yung iba din, kahit hindi mababait yung family nila, pero pinilit nila magkaroon ng good attitude kasi alam nila na hindi nila gusto yon, then nagbabago din. So depende sa environment natin at depende rin sa mindset natin, di ba? So sabi nga dito, binabasa ko yung aking note galing to sa lessons ni John Maxwell. Sabi dito, a happy person is not a person with a certain set of circumstances, but rather a person with a certain set of attitudes, sabi ni Huge Downs. So, sabi dito na, psychologists have found that when people are appraised for promotion, company executive look at the person's attitude. So, kahit sa mga companies, talagang ang una-una palang tinitingnan, hindi yung ability. Ang unang-unang tinitingnan is yung attitude. Kasi kahit magaling ka pala sa trabaho, magaling ka dun sa ginagawa mo, kung yung attitude mo is hindi maganda, hindi rin pala magtatagal. So, kailangan pala talaga, meron kang very good attitude, no? Sabi daw dito, yung ambition, yung skills, tinitingnan. Siyempre, ang unang tinatanong kapag naghanap ka ng trabaho, ano yung ambition mo? Ba't mo gustong pumasok dito sa work na to? So, yun, tinitingnan nila kasi tinitingnan nila kung gusto, mag-grow ka o hindi. Di ba? Hindi nila tinitingnan, pumasok ka lang kasi wala kang pera, gusto mo lang ng salary. Pag ganun, hindi ka mapipili. Mas pinipili nila yung tao na merong ambisyon, mataas ang ambisyon. Kasi alam nila na once may ambisyon ka sa buhay mo, mag-grow ka. Kasi gusto mong marating yung ambisyon mo eh. Yung iyong goal, tinitingnan nila kung ano kalaki. Pero kung ang gusto mo lang, makabili lang ng pagkain mo for today or for a month, parang hindi yan sa kanila appealing, di ba? Sa mga companies. Nang tinitingnan nila, ano yung skills mo? Ano ba yung alam mo? Kasi kahit may ambition ka, wala kang ganong alam, so pipiliin nila yung may ambition na may alam, di ba? Pero kung wala kang alam, yung ambition mo, sabi natin, meron kang ambition, yung alam mo konti lang, yung
then yung attitude mo is maganda at sinabi mo na ikaw is willing to learn, then magkakaroon sila ng interest sa'yo. So sabi nga nila, sa limang bagay na tinitingnan daw sa pag naghahanap ka ng, pa, sa interview, sa work, no? Unang tinitingnan is yung ambition. Then pangalawa, yung skills. Ano yung alam mo? Kasi alam nga naman gusto mong maging pintor na hindi ka naman pala marunong magpintura, di ba? So syempre, tinitingnan na gusto mong mag-work sa office ano ng clerk, hindi ka naman marunong sa computer or hindi ka naman marunong mag... ano, hindi ka magaling sa office work. So, syempre, tinitingnan nila yan. Then, pangatlo is yung attitude towards the company. So, ano yung gagawin mo para sa company, no? Ano yung maibo-volunteer mo para sa company, tinitingnan nila. Or para lang sa'yo yung iniisip mo, basta magkaroon ka lang. Or ang pang-apat na tinitingnan nila, towards people. Paano ka makipag-work with other people, with the team? Ikaw ba talagang good team member? Or nawawala ka na kung hindi ka na kailangan, kung ayaw mo, hindi ka darating. Ikaw ba yung talagang good team members? Tinitingnan nila kasi a success, kailangan talaga ng teamwork, kailangan ng relationship, di ba? Marunong sa relationship. Then, panglima is yung toward excessive demands on time, yung end energy. So, ikaw ba is talagang kaya mo, may attitude ka na kapag kailangan ngayon talagang gagawa ka ng paraan, i-exceed mo ba yung energy mo para makapag-comply ka doon sa group, sa teamwork, di ba? Para sa company. Hindi yung, ako basta 5 o'clock na, uwi na ako, wala na akong pakialam, tapos na yung trabaho ko. So, ikaw ba yung taong yan, o ikaw ba yung taong talagang nag-i-exceed ng extra effort for the good of the company? So, yun pala tinitingnan. Sabi dito, leadership has less to do with position than it does with this position. So yung leadership pala, hindi naman pala sa position. Tinitingnan nila kung ikaw ay may disposition. So yon. So yung disposition mo, kung paano mo ginagawa, paano ka nagiging, kumbaga, resourceful, paano ka gumagawa ng action, So yung disposition, kung ano ba sa Tagalog yung disposition, pagdi-decide, kung nagdi-decide maganda ba yung iyong desisyon sa pamimili, left or right, alin ba yung gagawin mo? So yun. So minsan yung Tagalog medyo mahirap, no? So sabi dito, meron daw attitude inventory. So titingnan natin itong there's 5 questions. So, do you evaluate your ambition on regular basis? Yung ambition mo, ba tinitingnan mo paminsan-minsan? Kaya nga minsan, di ba, dapat daw talaga meron tayong vision board. Kasi para makita natin, ano ba talaga yung gusto nating marating? Kasi katulad ngayon, merong crisis, no? May pandemic. So, yung mga ambition natin, nakalimutan na natin. Yung goal natin, nakalimutan natin. Kasi hindi natin nangikita. So, chine-check ba natin? Minomonitor ba natin kung nasusunod ba natin yung ambition natin, yung ginagawa natin, yung priorities ba natin nasusunod natin or hindi? Or parang sumasabay lang tayo sa alon kung saan tayo yayain ng kaibigan natin, nandun na tayo, kung saan tayo hanginin na sumasabay tayo sa hangin. So yun, dapat pala regular basis natin chine-check. Then do you invest in your own skills, improving and learning? So nag-i-invest ba tayo sa sarili natin? Kasi isa rin, sabi natin, to be successful, kailangan natin mag-invest. So, hindi lang pala money yung ini-invest. So, kasi yung money, you can invest money. But the thing is, if you don't have the right decision kung saan mo i-invest, mawawala rin yung money mo. So, dapat pala meron tayong good decision kung saan natin i-invest. May intelligence tayo na dapat is marunong tayo. Meron tayong intelligence kung saan mag-i-invest. Diba? So, yung intelligence na hindi natin nakukuha ng basta na lang. Hindi tayo pinanganak ng alam na natin lahat. So, kailangan pala natin mag-invest sa sarili natin on education, no? And learnings. Then, do you foster a healthy attitude in yourself for your organization? So, healthy attitude ba meron tayo sa organization natin? Hindi yung pag bad mood ka na. Di ba? Pagka ano ka, hindi ka na nakikipag-connect. So, yan ba is ikaw? Yan ba yung attitude na meron ka? No, kasi ito makakatulong to. Hindi to para sa iba, is para sa atin. Para sa sarili natin. Then, yun, dapat meron pa lang tayong good attitude.
sa sarili natin, sa friends natin, meron ba tayong good attitude? Do you foster a healthy attitude in yourself, sa sarili natin? Kasi yung sarili natin, yan ang pinaka-importante, yan ang very good na kailangan natin na maging close tayo sa sarili natin, good attitude sa sarili natin, good relationship sa sarili natin. Then sa family mo, good relationship ka ba sa family mo? Ini-equip mo ba sila or lagi ka lang ikaw yung boss? Kasi minsan, kapag tayo yung breadwinner ng family, tayo yung boss, no? But, tayo ba yung boss na lagi lang nagbibigay? Kasi minsan, alam nyo, kahit ang daming nyong binibigay, kahit binibigay nyo lahat ng gusto ng family nyo, minsan hindi yun nakakatulong sa kanila. Kasi, once na binibigay mo lahat, hindi na sila mag-e-effort eh. Hanggang tumanda sila, wala silang alam kasi hindi mo sila in-equip. So, tayo ba yung taong basta na lang nagbibigay, binibigay natin lahat ng gusto nila. Pag may hiningi sa atin, bibigay natin. Then, hindi natin alam, hindi pala yan yung kailangan nila. Diba? So, kailangan pala natin na marunong tayo kung ano yung gagawin natin para sa kanila. Then, para sa coworkers natin, para sa friends natin, tayo ba yung friend na hindi natin sinasabi yung mali nila? Or, tayo ba yung friends na napapansin natin na mali na yung pinupunta ng friend natin kaya natin sila sinisita ng konti? So, alin ba tayo? Tayo ba yung friend na ayaw nating magalit yung friend natin kaya okay lang tayo palagi sa kanila? Sinasabi natin, oh sige, okay, okay. Or tayo ba yung friend na talagang nag-care about them? So, yun pala ang kailangan natin. Yung healthy attitude towards other. Kasi minsan, di bali nang magalit sila sa atin, ang importante na tulungan natin sila. Di bali nang magalit sila sa atin, ang importante nagising natin sila. Kasi iba na pala yung pinupunta nila. Mapapahamak na pala sila doon. So yun, yung attitude meron ba tayo noon? Then, do you respond to excessive demands on your time and energy with positive attitude? So, ginagawa ba natin? Nagkakaroon ba tayo ng respond doon sa excessive demands? So, yung mga dapat natin gawin na para sa ikasasucess natin, sa ikabubuti natin, ikasasaya natin for the long run, ginagawa ba natin? Binibigyan ba natin ng attention? Yung first priority, sabi nga yung 2080 rules na kung ang priority daw natin is tama, yung number one, number two, yun yung inuuna natin, magkakaroon tayo ng 80% na result. Kahit 20% lang yung nilagay natin, yung pinagtuunan natin ng pansin, no? Pero minsan, ang dami natin ginagawa, super busy-busy tayo sa ginagawa natin, pero ang result natin is 20% lang. Dahil nilagay natin yung effort natin doon sa hindi importanteng bagay. So dapat pala, yung priority natin, number one, number two, is nauuna yung most important. Kasi pag inuna natin yung nasa number five, number six, number seven, number eight, hindi tayo magkakaroon ng magandang result. So yun, yung 2080 rules, dapat pala alam natin yan. So yan yung mga inventory. Anong rate ba natin? Tama ba yung ginagawa natin or nasa mababa, mali. Kung mali yung ginagawa natin, pwede natin pala yan i-improve. So, yun pala, ang attitude is a choice. So, yung attitude, alam nyo, sabi nga yung environment, di ba? Yan yung nakahubog sa atin. But it's our choice. Once na tayo ay nagkaedad na, naging 18 years old na tayo, naging adult na tayo, dapat marunong na tayo. Alam na natin kung alin yung tama o hindi. So, it's our choice kung mag-i-start ka today or tomorrow. Kung today, hindi mo asikasuhin yung para sa long time, yung oras is lumalampas. Yung today, is hindi na magiging tomorrow. Kasi today, tapos na yan. Today, pag natapos na, tomorrow, bagong day na. Diba? So yung kahapon, natapos na. Kung hindi mo ginawa kahapon, ngayon mo gagawin, medyo huli ka na. Late ka na. Diba? So our attitude determines our approach in life. So, kaya minsan nakikita natin, ba't yung mga taong yun mabilis mag-success? Bakit ako hindi? Bakit ako last year, same pa rin? The other year, same pa rin. 5 years ago, same pa rin. Bakit hindi ako nag-move? Kasi yung success is growing every day. Kapag hindi ka nag-grow every day, kapag ka ikaw ay katulad din ng kahapon mo, katulad din ng isang araw na ikaw, at hindi ka nag-grow ng one step, ibig sabihin, hindi ka nagsasucess. So yun, our attitude can turn our problems into blessings. So ngayong pandemic, actually, nakikita nyo maraming nagsasucess. Ako itong pandemic, ang daming nabago sa buhay ko. Ang daming nag-grow kasi I focus on the main
important things. So yung 20%, the most important thing, doon ako nagpo-focus. Yung hindi gano'y importante, medyo hinahayaan ko muna. So I want a good result. Kaya sabi ko, sinusundan ko yung formula na mauna yung 20% most important things para sa acting happiness, no? So yun pala ang kailangan para magkaroon tayo ng blessings. The major difference between successful and unsuccessful people is how they think. So paano tayo nag-iisip? Gusto ba natin ng pansamantalang kasayahan? Happy ka ngayon na wala yung problema mo today, pero pag uwi mo sa bahay mo, may problema ka na naman. So the more na ina-enjoy mo yung sarili mo ng pansamantala, the more na dumadami yung iyong problem kasi nakakalimutan mong gawin yung dapat na ginawa mo today. So yun. So yung pansamantala, okay yan pansamantala, makasmile ka pansamantala, pero not for the long run. So growing is a journey. So it's everyday daw. Sabi dito, do you exhibit healthy ambition? Yan. Yan na ngayon kanina. Tapos, do you take time each month to improve your skills and increase your knowledge? So, kumbaga, tumatanda ba tayo ng paabante or tumatanda tayo ng paurong? Nag-aaral ba tayo? Nag-grow ba tayo sa ating knowledge every day? Do you exhibit a positive attitude towards your organization, both at work and outside of work? Naggagawa ba tayo ng positive attitude or lagi lang tayong naninisi ng iba. Eh, si ganito kasi, yung asawa ko kasi, yung family ko kasi, yung anak ko kasi, yung environment ko kasi, yung trabaho ko kasi, tayo ba yung taong yan? Or tayo ba yung gumagawa ng positive attitude? Ah, dahil ganito yan, dapat ganito ang gawin ko. Tayo ba yan? Would your family member, friends, and coworker consider you as positive attitude? So ano sa tingin mo? Yung nasa palibot mo ba ang tingin sa'yo positive attitude or negative attitude? Kasi kung ano yung nakikita natin sa sarili natin, yan din nakikita ng iba. So kung ang tingin nila sa atin is negative, ibig sabihin negative tayo. Kung nakikita nila sa atin positive tayo, I think that is positive kasi nakikita nila yan. Does your attitude increase your energy level? So yung attitude mo ba nagdadagdag ng energy level mo? So kasi kung hindi yung energy mo is bumababa, ibig sabihin yung attitude mo hindi niya dinadagdagan yung energy level mo. Kasi yung attitude natin, yan yung tumutulong sa atin para maging excited. So kung hindi tayo excited, i-check natin uli, inventory natin yung attitude natin because maybe something wrong with our attitude. Baka yung attitude natin is negative. Kaya hindi tayo nag-grow. Hindi tayo nagiging positive. So yun, tayo pala yung gumagawa ng result natin. Alright, sana nakatulong sa inyo yung attitude pala. Yan is very important kasi yung attitude makes us happy. So yung attitude natin every day, the way we treat ourselves, gusto ba natin yung sarili natin? Hindi natin gusto. Minsan, kaya natin hindi gusto yung ibang tao kasi hindi natin gusto yung sarili natin. So yun, attitude is one of the most important ingredients for happiness and success. Alright, so thank you so much. Sana maraming kayong natutunan dito and you can use it every day kasi alam ko makakatulong po sa inyo. Alright, thank you.